thank you, God, for your greatness. Pinasasalamatan namin ang iyong pangalan, pagkat ikaw ay nandila at makapangyarihan sa lahat. Karapat-dapat ka, O Diyos, sa sambahin at karapat-dapat ko na itaas yung umaga sa aking mga buhay. Patuloy ko, O Diyos, gumawa sa bawat sa aming Panginoon. We thank you, God, for your greatness, Lord. Salamat muli kayong umaga. Hindi na ako mamawag ng mananampalatayan na natin ito for the Sunday School. Gabayan muli kami, O Diyos, sa aming mga pag-aaralan. Pagtumbayan mo kami at bigyan mo kami, O Diyos, ng wisdom at knowledge. Nasa kami, O Diyos, sa pag-iris mo at ang paggabay sa bawat pag-aaral namin kayo. Bawat isa sa amin ay matuloy na umaasa. Gagamitin mo ang iyong paggagawin sa bawat buhay namin, O Diyos, especially sa bawat mga takis sa aming pag-aaral. Patunayan mo, O Diyos, ikaw ang makapangyarihan sa lahat sa pamamagitan ng aming pag-aaral. Bigyan mo kami, O Diyos, ng sapat na karunungan sa aming patuloy na pag-aaralan. At alam po, O Diyos, ang gagawin ng kaaway, ay amin namin, O Diyos, sinuwasa, sinasinsala sa Kamara ni Jesus. Walang gagawa ang aming kaaway at ito ay nariyan ng Panginoon Jesus. Salamat, O Diyos, sa mga pagpapalag at pagkataon yung pinagkakaroon sa aming mga buhay. Ipo namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Tayo po'y narito na sa ating Sunday School. Bago tayo tumako sa ating pag-usapan, panoorin muna natin ang isang short film kung saan maunawa natin ang pag-usapan po natin ng iyong tumako. Thank you.
Alright? Sister Chek, anong analyzation or realization mo sa video, symposium, film na panood natin kanina? So, sabi nga sa Bible Scripture, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 7, sabi dito, we walk by faith, not by sight. So, that's one of example na lumalakad yung lalaki kahit wala siya eyeglasses. Pero meron siyang pananampalataya yung kanyang faith para ma-return to aso. So, naging way yung aso yung mga different situation na gano'n sa akin. Pinagulupan siya na direction. So, pag-usapan ko natin ngayong umaga, ang isa sa mga lagi natin pinag-usapan doon pa, pero i-refresh ko natin ngayong umaga ng kapatid kung saan para mas maluwag po natin ang pananampalataya. Sige. Tanong mo na ako, ano ang faith, Brother Jeko, para sa iyo? Okay. Examples sa kanila din may define sa definition ng pananampalataya. So pag-usapan po natin ngayong umaga, topic po natin for the new lesson na i-discuss natin na previously karoon tayo ng pinag-aralan. So this morning, ang pag-usapan natin is the test of faith. So faith is very interesting kung pag-usapan natin kahit doon pa. It is very important sa isang mananampalataya na tayo pipatuloy na lumalabog sa ating pananampalataya. So, it is one of the greatest weapon ng isang Kristiyano kapag tayo po ay lumalakad patungo sa ating pangyos. So, kung hindi natin pag-usap, halimbawa, kung hindi mo alam ang pananampalataya, so hindi ka balik sa Pilina, Kristiyano, dahil hindi mo alam ang pananampalataya. But the Bible is very clear, mga kapatid, in Old and New Testament, kung saan sinabi doon, sabi sa scripture niya, sa book of Habakkuk, kung mababasa natin, Habakkuk chapter 2, verse 4, sabi dito, that the just shall live through faith, we are saved. Alam natin yan, na tayo po iniligtas sa pamamagitan ng pananampalataya natin. At maliwanag din na sinabi ng Biblia, na kung nais natin na mas lalo natin lumago, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, that without faith, it is impossible to please God. So pinaka-essence pala nito, wala tayo para nagpalataya, so it is impossible na meron din tayong Diyos. Kailangan meron tayong faith para ang Diyos ay gumagawa sa atin. Because faith is very important.
Alam natin na ito ang pinakasandata natin na ginagamit sa bawat araw, bawat pagkakataon at bawat nating ginagawa. Although kung meron natin mas gusto natin maunawaan, meron kasi tayong iba't-ibang levels of faith depende po sa ating experiences. Kung tayo po ay nagkakaroon ng iba't-ibang pagkaranasan, iba-iba yung ating levels of faith. For example, ano ba mabibigyan natin halimbawa na kung saan may practice natin ang pananampalataya? Paano ba natin makikita na ang pananampalataya gumagawa sa ating buhay? Brother Mark. Kung paano natin o kung paano natin nagagawa ang pananampalataya. Example, kung sumakay ka na sa isang aeroplano, paano natin mapapraktis yung pananampalataya natin? Hindi mo kilala yung piloto. Hindi mo alam kung first time yung mga magpapraktis ng aeroplano. Hindi mo alam kung veterano ba yung piloto kasi sa aeroplano, ano po yung expectation mo, ano yung sa loob mong naiisip? Nakarating na po sa destination. Regardless na first time ng pagkakasal. Pero nung una po ba, meron kang takot na naramdaman? Wala na. Pero ang ibang tao, kapag sasakay ng aeroplano, takot sila. Meron silang fear kapag sasakay sila ng aeroplano. Minsan, nasusuka siya. Kahit na sa bus, nasusuka na ang aeroplano pa kaya. Babalik na na siguro. So dahil tayo ay na-exercise natin yung isa sa mga gagawin natin. Yun nga, sabi natin, sumakay tayo ng aeroplano, data kapisto, piloto, data araw kung first time na din magpalipad ng aeroplano, hindi rin natin alam kung ilang years na ito siya nagsaserve as pilot. Okay naman, meron ba siya mga experiences na na-disgrace na din yung kanyang sinasakyan o pinapalipad na aeroplano? O kaya ba, veterano ba ang piloto na sinakyan mo? At that time, na-exercise natin, naniniwala ka, makakarating ako sa Singapore. Without knowing na hindi mo kilala yung piloto. Baka yung piloto, freshly, ano pa lang po yung graduate sa kanyang pagiging pilot. And that's one of the example na exercise natin yung ating pananampalataya kung makakarating tayo sa ating pupunta. Isa pa, halimbawa, kung tayo po ay nag-deposit sa banko, bawa nag-deposit ka ng 20,000, we can practice ang ating faith. Bakit? Sa paano paraan? Hindi mo kilala yung tenor. Kasi naman itong tenor na ito. Ibibigay mo yung pera mo na 20,000. Hindi sigurado kung isa saan niya ilalagay yun. Pero ini-entrust mo yung pera mo tuwing sa pamang yun. So we are practicing and exercising yung faith natin at pananampalataya na hindi niya itatakbo yung pera kung saan niya man idalagay. So, isa sa mga halimbawa na naipapractice natin yung pananampalataya natin. Ano first time na nag-withdraw ka, halimbawa first time mo magkaroon ng ATM, nag-withdraw ka. Sabi, paano kaya tinu-withdraw? Baka may mag-ano sa akin sa likod, natatakot ka. Pero napapractice natin na kahit ano mangyari, makaka-withdraw ako sa bank. Diba?
Noong mga unang panahon na naibayad puso ng ATM, takot tayo. Pero napagdaanan natin sa pamamagitan ng ating pagtitiwala. Halimbawa, ipagpunta mo dito, pagdadrive mo araw-araw, ikaw ay nagdadrive. Every day, pumupunta ka kung saan ka pupunta, o kaya naman dito sa church, may umaga, pumunta ka ngayon. So, ang ginawa mo yung daily routine na ginagawa mo. Alam kong expert ka sa pagdadrive. Alam kong matagal ka na at practice ka ng maray sa pagdadrive. At some point, kaya ka nag-design na mag-attend yung Sunday school. Pero meron mga ang tawag na pasagulero pang mga driver. Kapag hindi sila aware sa tamang dapat na pagdadrive, pati ikaw malalaman. Pero nananampalataya ka na makakarating ka ngayong umaga during Sunday school. At halika alas 8, makakarating ka ni alas 9. Dahil mayroon ka para na palataya, ipractice natin yung faith natin na kahit na mangyari sa daan, tayo po ay makakarating dito sa church. Ano kasi man na sasakyan, motor, e-bike, boxing, van or bus, or nag-commute ka, you are having the faith of practicing your faith na makarating dito sa church. Lagi po nung una ko pong pagdadrive, karanasan ko dahil hindi po ako, to tell you honestly, hindi ako dumaan sa driving school. Hindi ako dyan dumaan sa driving school. Ano lang, nagpaturo lang ako dun sa trabaho ko dati. So, tinuruan niya ako ng mga basic training, tumatutuon po sa aking company. Sasaka sa cemetery yun. Doon ako nag-address sa banding. Pero yung talagang magkaano ka ng driving school, hindi po ako nag-enroll. And after that, sabi ko, kasi nagpa-plan din po kung magkaroon ng sasakyan kasi malayo ang trabaho. Pero at that time, nagtataka-talan ako sa YouTube kung ano ba yung mga best para sa driving skills. The day kaya ako nag-enroll sa mga driving school. So I usually watch sa mga TikTok, mga short film, short videos para makakaroon. Pero hindi ko condition po sa diri ko kung nagkaiwala po ang sasakyan. How ko na po yung susi? Sabi ko, ano ba? Mag-drive ako? Hindi pa ako nakadrive sa highway. Ano lang? Sa cemetery lang po wala talaga nadarang mga tao doon sa Santo Niño. Kaya sabi ko, ano ba? Mag-drive ba o hindi? Kasi meron po kaso sa isipan ko baka makadisgrasya ako. Hindi pa naman nakatingin ka dyan. Sabi ko, anong masing lakas na loob ba? Kailangan dito. So, hindi ko mawari po sa aking sarili. Paano ako makakarating sa Kalabanga? And kaya pagbaba ko po dyan sa aming, talagang nananalangin po ako, Lord, first time ko po ni nagagawin ko. Ikaw lang pong bahala kung makarating ba ako doon sa aking patutunguhan. Kasi medyo malayo din po ang Kalabanga. And medyo iba din ang mga daan. Hindi kasalanan. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Inon ko po yung susi. Talaga naman mga jeep po kukuon dyan sa baba. Sabi ko, Lord, ewan po kung makabungo, ewan ako makabangga. Kung ano ba naman. Basta lang ang adyan ko. Sabi lang sa ko, luway-luway lang, sa kafocus na lang, sa daanan. Iyon ang ginawa ko. Pero hindi ako nakakapante. Kaya tingin ako dito, kung sa side mirror, tingin din ako dito. Tapos doon sa likod. Kung meron ba akong katabi, meron ba ako dito, meron ba kasalubong, meron ba nasa likod. Yan, gamit ako kung ano ba mangyari. E kaysa ng mga motor, kaskasero. E yung talagang hindi mo mabigla na lang na yung gusto. Sabi ko, Lord. Pero ang dalagan ko lang po ito, ano lang, 50 or 20 lang ata. Ang pagpanalagan ko, pasirin ka naman ko. And that day, God is really good. Nakaabot ako sa Kalabanga. Pero inabot ako ng 1 hour and 30 minutes. Papunta lang doon sa Kalabanga. And umaha ako na sabi ko, nakaabot ako ng Kalabanga. Kaya nakaabot ko. Pero haluhin lang po talaga ako sa pagdadrive.
sa siguro sa isip-isip ko, araw po tagay ang mga kasunod ko, halimhali may ginagin magpadalagan. And that's one of how we practice and exercise the faith. Nilakasan ko yung loob ko, sabi ko, paano mo matututo kung hindi ko lalakasan ng loob? Kahit sa ating mga problema, marami po tayong pinagdadaan ng mga problema. Kung hindi natin haharapin at lalakasan ang ating loob, hindi natin maipapractice yung faith na meron sa atin o pananampalataya at pananalig. Meron pa project na gagawin, lakasan mo ang loob. Meron kang gagawin na big activity, lakasan mo ang loob. Kaya every time na merong pagsubok o panibagong challenges na dumarating sa aming mga buhay, nilalakasan ang loob. Yung strong courage dapat nandoon. Gaano man kalaki ang challenges na yan, still, dapat nasa ating isipan, kaya natin ito malampasan. O kaya nung nagtag na po, napapractice na, ay nakotakot pagpakalabang ka, na dati 1 hour and 30 minutes ang travel ko. Ngayon po, 25 to 30 minutes na lang. Dahil nasanay na po sa araw-araw na papunta doon. Kailangan kasi natin i-exercise yung pananampalataya. Kung hindi natin na-exercise yung ating faith na pinagkalob sa atin ng Diyos, hindi natin kaya malampasan yung bawat pagsubok na meron sa atin. Kaya tayo mga kapatid, kailangan natin ng kalakasan na nagmumula sa ating tayong Diyos. So, kahit nga dito sa atin sa church, nung pagdating mo dito sa church, example na lang, umupo ka dyan sa upuan mo. O pag-upo mo ba? Tinanong, chinek ko ba ang upuan mo kung kaya ka ba niyan saluhin niyan? O kaya ka ba niyan i-handle sa pagkakaupo? Ang dadaling sa aking pagkakaupo? Diba hindi naman? Nagkaroon tayo ng pananampalataya na pag-upo natin dito sa church ay kaya tayo i-handle ng upuan na yan hanggang sa matapos ng church service. That's one of faith na pwede natin na i-practice sa atin kung paano natin lalagot sa pananampalataya na meron na, na meron ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya nga minsan, unfair tayo. Minsan, mas maray pang upuan. Meron kang belief o may faith ka. Pero sa Diyos, diba? Ang rami natin tarong sa Lord, Lord, bakit ganito? Pero pag upo mo dyan, wala kang question. Na kaya ka ba niyang i-handle? Hanggang matapos, kahit gaano ka kabigat, kaya ka ba niyang dalhin? At hindi mabaya ang upuan na iyong inupuwa. So, kailangan natin na, syempre, naniniwala tayo kung paano gagawa sa atin ang Diyos. At sa lahat ng mga scripture na sinabi ng ating Bible, especially sa New Testament, kung saan maraming mga bagay na itinuro sa atin si Jesus. So kung tayo ay naniniwala when it comes to teaching of Jesus, miracles of Jesus, ano pa, yung mga how Jesus teaches us on how to work sa ating pananampalataya among also sa mga disciples na meron siya. So paano itinuro mo sa atin? So sa pamagitan ng ating pananampalataya, it develops us. Jesus helps us to understand paano ba mag-grow at mag-develop ang ating pananampalataya at ating pinagdaraan. Kahit nanduman tayo sa maraming bagyo, pagsubok man, still, itong mga challenges na ito, daraan lang yan. Maraming mga pagsubok na mga problema ma-encounter natin, malalagpasan natin yan. Dahil, andyan ang ating pananampalataya na dapat nais natin mag-grow tayo at mag-develop. Dahil si Jesus, sabi niya sa kanyang scripture, sabi dito sa Matthew chapter 17 verse 20, pakibasa nga po, Brother Benedict, ano sa sabi sa book of Matthew chapter 17 verse 20. Sabi dito na Jesus ako sa ano, to strengthen their faith. Sa bundok nito, lumapit
sa pagkakanya. Hindi ko po sinasabi, kahit po ang, kahit may kakaunti ka na pala ng barangaya, eh pwede ko yung mag-silbing na lang. Himala. Okay, may himala. In other words, kahit kaano kalaki or ka-mountain size, sabi nga nun sa scripture, sa ng ating pinag-yos, it can move mountains through faith. So it can move mountains. Kaano man kalaki or maraming challenges sa ating buhay, you must see na pananampalataya can move mountains. So number one, faith can move mountains. Ito yung unang point natin. Ating Diyos sa pamamagitan ng bawat pagsubok na meron sa atin. Gaano man kalaki ang ating pagsubok, problema, challenges na meron sa atin, your mustard seed kind of faith can move mountains. I know, lahat tayo nag-agree dyan. Kahit gaano kaliit yung pananampalataya, yung mustard seed na faith natin, kaya pa lang i-move yung mountains. In other words, kapatid, if you have that faith, in short, God has the power to move that mountains. Kung meron tayong pananampalataya, meron kapangyarihan ng Diyos na gawin ang anumang pinanampalatayanan natin sa ating mga buhay. Whatever we ask or anumang pagsubok na meron sa atin, God can do greater things through His power. Ibig sabihin, ang pananampalataya natin kailangan active. Kailangan nakikita dahil ang faith natin ay may power, ang pananampalataya ay merong authority na nagmumula sa ating Diyos. So we need to have become active. It gives us power or it remains powerful and it has authority na nagmumula sa ating Diyos. It is a strong faith that we need to have sa pamamagitan ng mustard seed kind of faith na meron tayo. Sabi ng scripture, it can move mountains. Sa ating buhay, pagsubukan, challenges, it can move mountains. Although hindi naman sinasabi ni Jesus na yes, sinabi ng scripture, yung mustard seed kind of faith, it can move mountains. Pero ang pinaka main point, or I mean, hindi nire-recommend ni Jesus na manatiling maliit ang ating pananampalataya. Amen ba? Amen. Right. So hindi inaano ni Lord na kailangan mag-stay tayo dun sa mustard seed. Kasi nga, ang mga disciples, di ba, sabi nyo ni Jesus, nire-rebuke. Sabi niya dito, oh, you of little faith. Kayong mga kakaunti ang pananampalataya. So in other words, ang scripture na sabi, pero hindi against ang Diyos sa mustard seed. Pero ayaw ng Diyos na manatiling maliit ang ating pananampalataya sa Kanya. So kailangan nag-grow, nag-develop ang ating pananampalataya. Hindi nananatiling doon sa mustard seed na ating o meron sa atin. Kaya sinasabi, actually yung binasa natin, the scripture, yung kaninang binasa natin sa Matthew chapter 17, verse 20, meron ginamit si Jesus sa metaphor about doon na kung saan, if you have the faith like the mustard seed, o kaya naman, in other words, ang pananampalataya mo na parang mustard seed, ito ay ayaw ng Diyos na manatili maging mustard seed yan. Gusto ng ating Panginoon na iyan ay magbunga, mag-grow, at mag-develop. Kaya nga, kahit gaano kaliit ang pananampalataya, parang buto lang yan, di ba, yung mustard seed, it can move mountains. Kapag itinanim natin yung buto, ano mangyari? Dinidigan mo ang buto? Ano pa, inarawan yung buto? Inulunan ang buto, what will happen? It will grow, it will mature, and it will become fruitful. Alright?
So magugro, lalago, at magbubunga yung butong yun. Katulad nyo sa ating pananampalataya na meron tayo, kapag po yun diniligan, inarawan, at inulanan ng ating Diyos, ito po ay magbubunga sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. It grow and mature, and also it becomes fruitful for us. So katulad ng pananampalataya na meron tayo, bawat dito sa ating church, ating faith ay merong tamang pananampalataya. Kapag inalagay ka sa right place o dito sa tamang environment, your faith can grow. Kapag meron nasa tamang tayong place, nasa tama tayong lugar na ating pinupuntahan, ang ating pananampalataya ay magbubunga at lalago. Kaya may importante na umaattend tayo ng church. Ang ating pananampalataya na meron tayo, with this kind of environment na ating pong ginagawa, your faith can grow. Tayo po ay lalago sa pamamagitan ng ating dito, ating ginagawang service, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. So your faith in Jesus can grow, because faith, ang sabi nga ng scripture, faith comes from hearing, and hearing by the word of God. So at sa aking pakikinig ng salita ng Diyos, lumalago po ang aking pananampalataya. Kaya kapag hindi na tayo nakakapakinig ng word of God, hindi lumalago ang ating pananampalataya. Nagiging stagnant ang ating faith. Hindi nag-grow, hindi nag-mature, at hindi natin nararanasan ang paglago. So maliit man ang pananampalataya, pero with this kind of environment, tayo po'y pwede lumago. Sino niniwala na pwede siya lumago? Praise God. Sa ating pong continuous to serve, pag-serve sa Lord, mag-grow tayo. Diba? Sa school nga eh, kapag tayo pinag-aral, pumasok tayo sa school, ang mga teachings ng mga teachers, natututunan natin, lumalago ang estudyante. Meron siyang nalalaman. Naalalaman niya ang bawat mga bagay sa bawat subjects. Kung yan ay mathematics, English, Filipino, science, o iba't ibang mga subjects ay tinuturo ng mga teachers dati. Ang estudyante kapag pumasok sa paaralan, marami siyang matututunan. Kahit din tayo in this church, kapag tayo po ay umaattend sa church, kapag tayo pinakikinig ng gospel ng Lord, lumalago tayo sa pananampalataya. Kasi meron tayo na-absorb na wisdom. Meron tayo na-absorb na learnings mula sa kanyang salita. So we are actually talking about yung test of faith. Kaya kanina meron tayong examples na binigay kung paano natin natetest yung ating pananampalataya natin sa ating time news. And I believe that ang bawat isa sa atin ay meron tayong mga experiences kung paano natin na-test ang faith natin. Lahat tayo meron karanasan sa pananampalataya. Paano natin na-test ang pananampalataya natin sa ating Diyos? Meron tayong pagsubok, meron problema, meron mga challenges. Paano natin na-test ang faith natin? Tayo po ang makakasagot kung paano gumawa ang ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. At yung testing sa ating pananampalataya, ito yung mga sinabi sa scripture ng ating Panginoon. Meron po isang example na kung saan sinabi po sa kanyang salita. Ito po yung isang tatay sa salita ng Diyos na ang pangalan niya po ay si Jairus. So si Jairus, kung natatandaan po natin, siya po ang isa sa mga leader ng synagogue na merong malaking problema. At ito yung kanyang kinakaharap na problema na kung saan paano siya mananampalataya sa ating Panginoon Diyos. So ang problema, yung kanyang anak na babae ay mamamatay. Mamamatay dahil sa sakit. So yung pa-isa-isa niyang anak na babae, syempre kung isa na lang na anak, kahayaan mo ba mawala? Syempre hindi. Kasi sino pa papalik siya? Kaya grabe ang pagmamahal ng isang magulang pag isa lang ang kanyang anak. Ito si Jairus.
Isang anak niya lang ito, pero dumaraan sa pagsubok ng kamatayan. Kaya ang sabi dito sa book of Mark chapter 5 verse 21, sabi dito, nakibasa nga po, ano? Brother Jeff, sabi po sa book of Mark chapter 5 verse 21, ano mas maunawa po niya, Ate? Aklat ng Marcos, chapter 5, verse 21. At nang si Jesus ay muli makatawid sa daong sa kabilang bayo, ay nakikisan sa kanya ang lumang maraming tao at siya'y nasa tabi ng dagat. Verse 22, at lumapit ang isa sa mga pinuno sa sinagoga na nagpangalang Jairo at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa siya sa kanyang panan. Okay, ano ang pagkakaunawa natin doon? Yeah, lumapit daw yung isang pinuno na sa sinagoga na nagpangalang Jairo at nagpatira pa sa kanyang panan. Okay, isa siyang pinuno, leader ng sinagoga. Tingnan niyo yung naging scenario ni Jairus. Isa siyang leader, pero ang ginawa niya, nung nakita niya si Jesus, alright, dumuhon siya kay Jesus. Isang pinuno, leader, hindi natin alam, siguro kapitan, o kaya mayor, hindi natin alam kung anong klaseng specific function niya. Pero sinabi ng Bible, isang leader o pinuno, nagpatirapa kay Jesus. So, kung natatandaan natin, na lalaki na mayroon 6,000 demons. At yung mayroon 6,000 demons na sa kanyang katawan, ito'y pinalaya ng ating kay Diyos sa lugar po ng Gerasenes. So siya ay isang tao na pinuntahan ng ating kay Diyos. So in many cases, kung meron, kung gusto talagang puntahan ni Jesus, pupuntahan ka kahit nasaan ka. Kahit malayo ka, pupuntahan ka ni Jesus. Kaya nga, in that scenario, pinuntahan talaga ni Jesus kahit saan man na lugar para magbigay ng himala sa bawat merong humihingi ng himala. Sabi dito, sa Mark chapter 5 verse 21, Jesus got into the boat again and went back to the other side of the lake where a large crowd gathered around him on the shore. Wow, sikat pala lang si Jesus, artista. Merong large crowd. Merong pagkakatipo ng pagkarating ni Jesus. Very famous pala si Lord. Very famous. Ito sa akin, kapag merong artista, tinudok, di ba? Pinupunta mga nalik sa artista. Pero pag nasa malilakang, di na sila binabansin. At this time, si Jesus ay isa siyang famous or celebrity na kung saan kinala si Jesus na taray at alam ng mga tao ano ang ginagawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya kahit saan, naroon ang mga tao. Di ba tayo kapag sa social media, nasaan yung mga artista, nandun yung kanyang mga followers? Pupuntahan sila, may concert doon sa Cavite, pupunta doon. Ay, pupunta ako yung concert doon. Pupunta lang sila sa source world, pero artista naman ito. Yung mga followers. May naman si Jesus, pero din siyang followers. Pinupuntahan ng mga tao para, siguro, makisuso, makichismis, ano pang mga kaya, makigulo. O kaya naman, meron mo sasabihin na mga negative, may man yan. Makikiano lang siya, makikisabal-sabal sa mga ginigibo. So that's why, ang mga tao noon, nag-gather kapag nandoon si Jesus. So yun yung mga tao kung saan nakita natin. Parang yung mga kapatid, parang sa church na tayo po ay isang pastor, ang ba natin ang ina-expect natin, ang hinahanap natin? Yung worship leader lang ba yung ating inaasahan? O yung ina-expect? O si pastor lang ba kung saan natin hintayin? Dapat ang main concept natin, si Jesus dapat ang hihintay natin. Hindi kung sino man na nakatayo dito sa mga.
We're just an instrument na ginagamit ng Diyos para i-deliver ang kanyang message. Because in reality, mga kapatid, kung hindi si Jesus ang nalaman sa ating mga puso at isipan, walang kapuluhan po ang ating pagpupuri na binibigay natin sa kanya. So, it is meaningless sa atin. Whatever we do, what proves na ginagawa natin para sa kanya, we do this just to glorify Him. Hindi kung sino man ang tao. So, dapat kailangan kay Jesus. Sa ating Lord, dapat napupulihan. Dahil kung hindi, ito ay walang sa isa. These are all meaningless at walang problema. Kung paano natin ma-practice, kagaya ng mga nabigay ko pong examples, dun sa mga scriptures na ang Diyos ay pinapakita niya ang pananampalataya para sa atin. Tayo lahat dito ay meron pananampalataya. Kaya nga, previously nasabi natin sa book of Mark chapter 17 verse 20, He can move mountains using your mustard seed kind of faith. So sa ating butil na maliit na pananampalataya, kahit ang seed, ang bawat mapasubok natin nararanasan. Nasa ating mga kapatid kung paano natin papalaguin, mag-grow, mag-develop, mag-mature, at magiging fruitful sa atin. We have this kind of freedom na meron tayo. It's our own decision kung paano natin i-apply yung ating natututunan sa ating mabuhay. Number one, we have kind of faith can move mountains. Kalina po ba? Based on hopefully, it can give us more understanding about sa pananampalataya. Ito po yung isa pala po sa mga first part na pinag-aaralan natin next meeting or next Sunday, ipagpatuloy natin about sa the test of faith natin pong pinag-aaralan ngayon po ba. Ano po bang questions? Kung meron pong questions, sasabihin lang po natin i-share or any ideas or po sa ating topic. Ay, pwede tumayo na ating abot-abot tayo ng oras. Malapakan po natin ang ating faith. We give you praise, we give you glory. We thank you God for your goodness and your Lord for us. Lord, salamat po din sa umaging ito na kami tuloy ng pag-aaral ng salita. Dalagin namin, Panginoon, sa bawat mga salita mo at sa bawat mga scripture na aming natutunan, kami po kami ito sa bayan, palaguin sa aming ginagawa, lalo na sa aming pananampalataya. Bagamat man, mayroon mga pagsubok, problema, at mga challenges sa aming matuloy ka, O Diyos, na riyan upang kami lumakas. Bigyan mo kami, O Lord God, ng courage upang harapin ang lahat ng mga problema ito at pagsubok. Tuloy kami, O Diyos, sa paasa na meron kang gagawin sa bawat isa sa pamamagitan ng aming mga buhay upang makapagpatuloy sa ministeryo na aming pong ginagawa para sa iyong pangalan. Lalo pa yung palaguin sa aming pananampalataya, pagbungahin ang bawat isa upang magpusta sa na aming pananampalataya kundi mag-grow ito at ma-enhance ang aming pananampalataya na exercise namin, O Diyos, lahat ng bagay upang ang bawat mga pagsubok na pagdaraanan ay kami matatag at patuloy kami magkaroon ng isang malakas na loob para harapin ang bawat pagsubok. Maraming salamat, O Diyos, sa umamang ito, binabalik namin mataas sa kapulit ng sapa. In Jesus' name, amen. Thank you.